it's your girl Jeanette and welcome back to my channel. So if you're new to my channel, please don't forget to hit the subscribe button and the bell button beside for you to be notified whenever I upload new videos. So for today's video, we will be doing another makeup product review. So as you've seen from the title naman, reviewin natin yung mga bagong bili kong products or yung mga bagong products ng Shawill. If you wanna know kung ano yung mga products na mga nabili ko, please keep watching. Ngayon, gusto ko lang siyang reviewin para ma-share sa inyo yung thoughts ko kung sa tingin ko ba eh worth it siya sa price niya, kung dapat ba natin siyang bilhin, kung maganda ba ang performance ng product na ito. Dito, yung mga products na review natin for today, highlight and contour palette. So, ito ay of course palette siya and I bought this for 399 pesos. Medyo okay na rin siya sa kanyang price but let's see sa performance. By looking at it, ayan, mukha siyang okay. I mean, yung kanyang lalagyan, hindi mo masasabing sobrang mamahalin kasi plastic acrylic lang siya, parang ganyan. Parang manipis na acrylic lang siya na mabilis mabasag, ganyan. And then sa likod, ayan yung nakasulat, highlight and contour palette. And for me, hindi ko medyo gusto yung kanyang font. Ang lalaki ng sulat, 19 grams yung kanyang net weight. So, yun lang yung nakasulat. And then, ito na siya. Very simple lang yung kanyang lalagyan. Dito sa kanyang box, hindi lang nakalagay kung kailan ang expiration niya. Ang shade na kinuha ko is number 1. I believe they have 2 shades of this. Pero number 1 yung kinuha ko kasi sabi daw sa medyo fair daw yung skin ay number 1 daw. And then yung number 2 ata, yun yung for morena. When you open, meron siyang brush na kasama. I don't think magagamit ko to at all. Sobrang excited ako nung nakita ko to, kaya kinuha ko na agad. Actually, yung isa gusto ko rin sanang bilhin. Kaso sabi ko, baka kasi hindi ganun ko. Okay, yung performance niya, so masasayang na yung pera ko. Kasi 399 is 399, diba? So, unang shade is ito. Pigmented, pero hindi yung sobra. And meron siyang shimmer for a contour. Parang, hindi ko siya masyadong gusto. Para sa contour. Kasi may shimmer siya. Siguro bronzer, pwede pa. So, sa apat na to, ang pinaka nagustuhan ko lang is ito and itong color na to. Ito, siguro, sige, pang bronzer pwede pa. Pero yung pang contour, parang I'm not really sure kung gagamitin ko siya for contour. Ako, Shawill. Sobrang gustong-gusto ko yung products ng Shawill, especially yung kanilang eyebrow product and yung primer. And hopefully, ito sana magustuhan ko rin. Ayan. Oh, for the face pala, medyo okay naman siya. Hindi halata yung shimmer niya in all fairness. And may iba kasing ganito na palette, guys, na dito lang siya sa ibabaw may shimmer. Pero pagka na gamit mo na siya, mawawala na yung shimmer niya. But I like it. Ang ganda nito. Ang ganda niya pag in-apply na sa face. Kayo ba? Nakikita niyo ba yung difference? O diba? Nagkaroon siya ng shape. Ito, ganyan. Siopaw pa din. Pero this one, medyo lumit-liit na siya. Beshi, by looking at it, in all fairness ha, hindi niya na-accentuate yung pores ko dito sa part na to. And kahit na may shimmer siya, hindi siya ganun ka-shimmery. Hindi siya ganun ka-shimmery actually. Ay, ang galing. I love it. Sa nose area ko kasi medyo nag-exfoliate ako ng face. So medyo na-accentuate niya dito yung mga nagbabalat ko na part sa face. Na-expect ko kasi dito, hindi siya sobrang pigmented. Kasi medyo mura siya eh. Tapos apat yung products ng laman ng palette na malalaking pan. In fairness, I love it. For the highlighter, later na natin siyang i-apply ha. Proceed muna tayo dun sa ibang product na meron ako dito. So now, meron ako dito heart blusher in the shade 1, 2, and 3. Nakita nyo na rin ito sa aking haul. So I'll just open it para makita na natin yung mismong product sa loob, okay? So, ito na sila, Beshi. Shade number 2, shade number 3, and shade number 1. I believe itong number 1 is for contour. So, oh yes! Pang contour siya, Besh. And, may makeup. Pero,
pang contour siya, so papatungan natin itong ating bronzer na nilagay sa face. So this one is a local brand talaga kasi sa Binondo siya minamanufacture. So ayan, it says here shade number 1. Ang Shawill talaga ganun lang mag-shade para hindi nila pinag-isipan yung shade kasi laging 1 2 3 lang ganyan. Sweetheart blusher, and then sa likod nakalagay lang, wala nang months after opening kung kailan may expire. Eh. Sabi, Sweetheart blusher manufactured. Wala dito at all. Walang sana nilagay man lang nila dito yung ano, expiration, no? Pero wala eh. Pero in fairness, sobrang cute. 149 pesos lang ang isa niya. And for me, kung titingnan mo lang siyang ganyan, hindi siya mukhang 149 lang. And sana, hopefully, maganda rin ang kanyang performance. Meron siyang embossed na heart. I hope you can see it. Ayan. Pero ititry natin. Ooh. Hindi siya yung powder lang eh. Parang may pagka-mousse yung kanyang effect. Ay, ang hirap. Ang hirap na lang. Wow. Ayan siya. Oh my God, ang ganda. I like it. Pang contour. So, yung number 2 naman is this one. Parang nasa peachy coral pink yung shade niya. So, ayan siya. Mukha lang siyang matingkad in camera, pero in person, it's like coral pink. Ganun. Ayan. Yung creamy niya, hindi siya powdery eh. Oh, pagka-sinash mo, nakita mo naman, walang fall off. Pero, ayan, ang creamy niya kasi, parang mousse type siya. Ang ganda nito. I love it. Ang ganda. Number 3 is a blush, I think. Yeah, blush din siya. So, iswatch lang natin. There. Ayan. Gamitin lang natin tong ating contour brush. Sana okay din siya dito. Medyo kinakapalan ko guys ha, kasi hindi nyo mo masyadong makita pag dito. Ups! Ang ganda niya. In fairness talaga ang Shawill. Kahit sabi mo local brand siya. Girl, maganda naman yung mga products nila. In fairness. Parang magiging favorite ko to ngayon ha. Dito, para mas define ang ating jaw. Actually, I also appreciate pala, by the way, guys, na may mirror siya. Kasi for 150 pesos, diba, nag-effort sila maglagay ng mirror, which is very useful sa ating mga user. Kasi nga, ayan, in fairness, kita naman yung buong mukha mo sa mirror. Wala kang magiging problema. Ang ganda talaga ng lalagyan niya. Lalagay ko siguro dito sa left side ng face ko itong shade number 2. And then yung shade number 3 dito sa kabila ng face ko. Kasi gusto ko silang gamitin. Pero sana hindi malayo yung kanilang shade pag nilagay na sa face. Number 2. Ganda nito. Wow, wow. I don't know if you can see it, pero in person, sobrang ganda niya tignan. Coral pink talaga, girl. Iba-blush ko na lang to. Ida-drunk blush ko para, ano, mas fresh na tignan. In person talaga, putok na, nakatatlong dip na ako dito sa pan. First dip ko, sobrang pigmented niya. Ayan, I love it. Ang ganda nito. Itong isa is medyo may pagka-dark. Wow. Kung nga, parang may pagka-peach na pink na may pagka-orangey yung kanyang shade. Meron ako ditong isa pang product na binili sa kanila. Well, actually, matagal na to na nandito sa akin. Hindi ko pa lang siya na-feature. So, ayan. Ito yung kanilang terracotta blusher in shade number 5. Itong number 5, actually, meron akong number 1. Yung number 1, super favorite ko to. Alam ko, nasasama ko na to sa mga videos ko dati. And alam ko, nakikita nyo na if you are my subscriber dati pa. So, ayan. Shade number 5 naman yung kinuha ko. This one is 250 pesos. A bit pricey, pero ito naman, guys. Grabe. Ang tagal ko na itong ginagamit ni hindi pa naaalis yung pagkaka-curve niya. So, ayan. Bubuksan lang natin to. Ito, talagang ganda nito eh. Kaya kita nyo naman. Bumili pa ako ng ibang shade niya kasi super nagandahan ako sa kanya. Alam mo yung, ano siya, baked blush siya, pero it won't accentuate your pores. Kaya super love ko siya. Ito siya. Ay, mayroon pong something. Okay, ang pangit niya tignan pag tumagal na, yung may pa-sticker pa na ganyan. But ito siya.
Ayan yung shade niya. Blush lang siya. Baked blush siya. Itong isa, meron siyang may pagka-brown pa nakasama. Ito, purong mga pink undertone yung shades niya. So, ito lang gagamitin natin, yung number 5, of course. Nagawa ko dyan, dito ko lang nilalagay para may instant highlight tayo. Kasi nga, pag nandito, may possibility ma-accentuate niya yung iyong pores. Kahit naman ito, eh, hindi nakapag-accentuate nga ng pores, as I've said. Pero, para lang sure, para talagang nasa ano lang. Parang nasa yon. Ganyan mo lang. Ayan, as you can see, pag tinilt ko, meron na siya, besh. Dito wala, super matte pa. Pero syempre, we'll still use yung highlighter dun sa palette. Sayang naman. Na 250 pesos. Sulit na sulit siya. Like ako, ilang buwan ko na ito na ginagamit. Ayan, proceed na ulit tayo dito. Mag-highlighter tayo. Usually, when I apply my highlighter, I spray a setting spray. But ngayon, gusto kong matest ang kanyang performance. Kaya, hindi natin gagawin yun. Ayan, ito. Ayan. Gusto ko siyang ilagay sa aking tear duct. Oh. Bakit hindi nakikita? Okay, gamitin natin ng... Ayan! Alam niyo guys, kung gusto niyo mas mukhang fresh, maglagay kayo lagi dyan sa tear duct niyo ng highlighter. And, girl, I swear, mas magbumukha kayong fresh. This shade, nalagay ko dito sa aking temple. Yeah. In fairness ha, maganda siya. Pero, for me, mas pigmented siya pag daliri ang ginagamit. Ayan, mas okay siya ng finger lang. This one, dito sa chin area. This one, dito lang sa ating bridge. Wow! Everywhere we glow. There you go. Guys, ayan na. Nag-lipstick lang ako. Hindi na ako nag-mascara because I'm gonna film another video after this. And yan. Ayan. Mag-proceed na po tayo sa aking thoughts. Alam ko naman na medyo may idea kayo sa mga thoughts ko dito. Dito sa ating contour and highlight palette. For its price na 399 pesos, I think it's worth the price. Hindi siya sobra-sobrang like boom pag nilagay mo sa face mo. Pero when you use your fingers, mas okay yung kanyang performance. For me, ito as contour or bronzer, okay rin naman siya kasi hindi niya na-accentuate yung pores mo. And yung performance niya as a contour or a bronzer, okay rin naman. Nabibigay rin naman niya. As you can see naman, sulit na sulit itong contour palette na ito for me. So for me, it's a yes. Medyo ingat nga lang kayo sa lalagyan niya kasi parang, alam niyo yung lalagyan ng watercolor nung elementary tayo. Ganun. Parang ganun yung dating sa akin nung lalagyan niya kasi plastic din ito. I mean, parang siyang plastic na papel, parang ganun. Pero ayan, ingatan nyo na lang pagka bumili kayo nito. Kasi sulit na naman din siya, 400 pesos, so parang 100 each siya. Ganun siyang lumalabas. Blushers na to for 149 pesos each. Sobrang sulit niya. And nakita nyo naman yung performance sa akin. Itong contour na to, perfect chocolate shade talaga siya. Na maganda talaga siyang pang contour ng face mo. And both naman, nagustuhan ko yung shade niya. Pero mas nagustuhan ko yung shade na nandito, yung sa left part. Well, may pagka-orangey na nude. Parang ganun yung shade nitong number 3. Itong terracotta blush. Alam nyo naman na to, kung matagal na kayong viewer ko, talaga naman, gustong-gusto ko ito. Kasi... ayun na nga, sinabi ko nga kanina na may shade number 1 ako dati, nag-avail pa ako ng shade number 5. So, for your 250 pesos, I think it's very worth it. Kasi matagal mo na talaga siya magamit, as in. Pero, ito kasi, hindi ko siya ginagamit ng siya lang. Pinapatong ko to sa mga matte blusher ko. So, if may blush kayo dyan na matte, and then mag-avail kayo nitong terracotta blusher, go ahead guys, sobrang ganda. Hindi ka na kailangan mag-highlighter kasi ayun oh, may instant highlight. That is it guys, dito ko natatapusin itong video. I hope nagustuhan niyo itong product review natin. If you have any video suggestions, just comment down below. And kung ano sa tingin niyo itong look na nagawa ko and yung mga products na ginamit ko for today. Kung nagustuhan niyo ba, kung bibili ba kayo, or kahit ano, just leave it down below. So that's it guys, thank you for watching this video. If you like this video, please don't forget to hit the thumbs up, comment, and subscribe. Thank you for watching. And I hope to see you on the next one. Bye, girl. So back to what I was saying.